Ikaw, Kung may alam mo ng ano pangalan ng ano nito channel ito, paki-post nga ho dito para naman na maano natin, ma-promote din natin. Bilang supporter ni Mayor Isko, ano yung mensahe mo sa kanya? Bilang supporter, Mayor Isko, lumaban ka lang, laban lang tayo. Nandito lang kami, sumuporta sa iyo dito sa mga lahat ng DDS sa Hong Kong. Suportado ka namin dito. Yan, laban lang. Jojo de Guzman daw, Jojo de Guzman. Ayan, Jojo Connect TV. Ha, paki-subscribe naman si Jojo Connect TV. Maraming salamat ha, Jojo Connect TV ha. Thank you very much. Para sa akin, pwede siya maging presidente kasi marami na din siyang nagawa sa Maynila. At saka dami ding improvement sa Maynila ngayon. Kaya pwede siya maging presidente. Ay, ikaw naman, ate. Sabi mo kay Mayor Isko. Sobrang galak ng puso ko. Sa wakas ay nakatagpo na rin ako na isang kandidato na ang puso ay para sa... Ang ganda na sinabi niya dito. Panoorin ninyo, ha? Tao. At saka, I'm so amazed sa mga resulta po sa Maynila. Kaya bigyan po natin ng pagkakataon si Mayor Isko na ito ay magawa niya po sa buong Pilipinas. Okay, thank you. Ikaw naman, balita ko matagal ka bago nakapag-isip, ha? Ito, yung nag-switch to Isko, oh. Maganda to, pakinggan nyo, ha? Ano masasabi mo? Ano yung proseso ng finally pag-support kay Isko? Matagal na talaga, hanga talaga ako kay Isko. Diba, nung nag-mayor talaga siya, isa talaga sa... Nag-follow na talaga ako. Sabi ko nga sa kanya dati, pag tumakbo ng presidente, susuportahan ko ito. Pero nagkataon na DDS ako, diba? Sinuportahan ko si Mayor Sara Duterte. So, yung time na hindi ako nag-decide kaagad kasi grabe ang mga yung mga kalaban kasi sa kabila talagang dinudumog ako at saka grabe parang minumura ako sa wall ko yung mag-share ka lang ng wala ka nang sinasabihin i-share mo lang tapos mumurahin ka so yun ang pinakaano kumusta na para hindi magkaaway-away but which is yan naman ho talaga ang dahilan ng iba kaya hindi sila naglalabas ng sentiment sa Facebook marami nga ho dyan sinabi ko nga sa inyo Madam Clara maraming salamat uy marami na rin na isko dito sa Japan maganda ma maglabas kayo ng video tulad ng ganito kasi alam mo ito naintindihan ko marami sa kababayan natin ayaw ng gulo kasama sa gimmick ng kalaban niya na mga tan zombie ang pag merong nagsabing isko sila guguluhin nila kasama sa kanila yan ang weapon nila manggulo weapon nila umatake para ma-discourage yung mga kababayan natin na magsabi ng kanilang gusto style nila yan sabi ng iba dyan yes ako isko Tokyo ako ayun. Alam mo, Madam Clara, ito na lang para sa mga kababayan natin kung ayaw nyo ho. Ganito na lang, panawagan natin sa Japan, okay? Ayan po email ko, mag-video kayo. Napakita nyo na itsura ng Japan, ha? Pakita nyo, may mga sign na Japan-Japan para makita nila na nasa Japan talaga kayo. Ito, sabihin nyo, na-isko na po ko kasi gusto ko si isko dahil bla bla bla. Dati, ganito ang gusto ko pero ngayon, isko na ako. Tapos isend nyo sa email ko pag samasamahin natin. Diba? Para makita ng tao na meron talagang silent majority na para na kay isko. For me kasi, ayoko kasi pabayaan yung puso ko dahil mahal ko si isko. Nakita ko kasi sa kanya yung leadership Yung proseso, mahirap dahil mayroon akong matatamaan, mayroon akong masasaktan, may masasagasaan ako. But in my heart, sinunod ko to. And I pray to God naman Sabi ko nga, bigyan mo ako ng leader, Lord, na talagang nakikita ko na pwedeng ipagmalaki kahit sa ang buong mundo. Salamat. At pwede kong ipag... Salamat, Ronald Galera. Salamat po. Tanggol. At nakikita ko talaga na may leadership. So, may ni-reveal dahil kay Ma'am Daini, lumabas siya at yung interview ni Banat Bay, doon na yung process na ito na yung ipagtatang... Ayan. So, sabi niya, even siya, pinag-pray niya na parang kung bigyan siya ng sign kasi gusto niya talaga si Yorme. Tapos isa nga sa naging sign yung interview daw natin kay Yorme. Nakakatuwa. Alam mo, hindi lang mo nakakatuwa dahil napapanood nila. Pero ako rin yung pag-declare ko, sabi ko, mahirap. Marami akong kaibigang nasa kabilang kubol.
Diba? Maraming magki-question sa akin. Sasabihin nila, ano ba yan? Ibig bang sabihin yan? Yan na rin ang gusto ni Pangulong Duterte kasi alam nilang malapit tayo kay Senator Go, diba? Neil Nalano, salamat po. Pero alam mo, ito lang ha, sila Pangulong Duterte, si Senator Go, neutral sila, okay? Hindi ko sila nangingialam kung sino yung ating magiging choice. Kaya nirerespeto ko, ginagalang ko sila. At the same time, alam kong maraming magagalit sa akin. Pero bayang ko itong pinag-uusapan. Hindi ako papayag na mapunta sa isang taong walang plano ang bayan natin. Dapat kayo din ho, huwag kayong pumayag na itong bayan natin na mapunta sa dalawang nag-aaway na pamilya na hanggang ngayon non-stop ang pag-aaway nila. Puro kasinungalingan na nilalabas. Dito ho tayo. Ilaban natin ito. Ilaban natin si Yorme. Kahit pa ang kalaban natin na matindi, alam nyo kung sino? Hindi ho ang mga tanso. Hindi ho matinding kalaban niyan. Yung mga pinkiyan, hindi ho matinding kalaban niyan. Alam nyo kung sino matinding kalaban natin? Sarili natin. Yung pride natin. At ano pa, yung takot natin. Pag na-overcome natin yung pride natin, na aminin na nagkamali tayo at may maganda nakita tayo, maganda pala kay Yorme, at yung takot natin na mabatikos tayo, takot natin na guluhin tayo ng mga tanso, yan ang unang kailangan nating ma-overcome. Pag na-overcome natin yan, madali na ho yung iba. Tandaan nyo yan. Bakit to? Eh, wala namang kwenta yung kalaban eh. Sa totoo lang oh, ah, wala hong kwenta ang kalaban. Wala ko nga silang plataforma. Oh, laging absent. Kitang-kita nyo naman. Ito pa, sabi ko nga sa inyo, ito ha, lagi nyo, ito ang isipin nyo ha. Pansinin nyo, marami na ho nagsasabit, marami nang nakakapansin na meron talagang problema sa kampo nitong Unity Team. Wady, marami salamat. O, dito din sa Dubai, lumabas na daw yung mga Esconians. Ito ha, ito pa isipin nyo. Sabi nga ni, napanood ko si Idong mga Dodato sa kanyang sinabi. Sinabi niya nga doon na nagkakaroon na daw ng konting friction doon. Pansinin nyo, hindi na lagi magkasama si Marcos at saka si Mayor Sara. Nawawala na rin si, sa eksena si Aimee Marcos. May mga kwentuhan kasi na ayoko na lang sabihin. Pero merong isang taga-kampo nila na nagkwento sa akin. Alam mo ba, Banat Bay? Ano yun? Chismoso rin itong kausap ko eh. Basta, pansinin mo na lang, ito nangyayari. Hindi na sila nagsasabay. Tapos yung gulo dyan sa pag-iingay ni Guanzon, konektado yan. Betsy Bunga, maraming salamat. Ako po din po sa Japan, mga pinsang ko, konti nang nakukumbinsi mga pinsang ko. O nga, ipakita nyo yung ginawa. Ipakita natin. Ko na pwedeng maging pangulo sa bansang Pilipinas. So, iskong nyo na tayo. Sa lahat ng mga kababayan ko, mga Pilipino, lalo na po sa mga ano, kung gusto natin ng pagbabago, bigyan natin ng pagkakataon si Yorme Isko Moreno para maging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Bakit? Dahil may nakita na po tayo, hindi na po kailangan ng maraming salita. Kayo na po mismo. Ang ganda na sinabi ni Little Miss Pinky, tama tol. Ay tama, lol. Elore. Grabe ang binabanggang higante ni Yorme. Pink ng ABS-CBN Pink at saka yung Tanso SMNI. Siya ho nagsabi niya, hindi ako. Aika Bautista, marami salamat. Solid Isko here sa Canada. Pumunta sa Maynila. Makita niyo po kung gaano kagaling siya. Sa loob lamang po ng maigsing panahon bilang isang mayor, mas nakita mo yung leadership ng isang tunay na magiging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Isko Duterte. Adrian 08 TV, salamat po ha. Dito sa Abu Dhabi, kausapin na rin, usapan na rin si Isko. Isko tayo. Yan, yan. Maglabas ko kayo. Ako, ikaw isa sa mga sumulong sa Isko tayo, Hong Kong. Paano nangyari yung tabo? O yung mga kababayan natin sa Hong Kong, kung nanunood kayo dito ha, gusto ko kayong makakilala. Baka naman pwedeng makapunta na ako dyan. Hindi, baka sabihin nyo, well, babanit ba yun? Nagpapabili ka pa ng ticket? Hindi, ako pupunta, ako magbabayad. Gusto kong dumalaw dyan sa Hong Kong. Kung sabihan nyo lang ako pag pwede na ha. Kasi wala akong visa dyan kaya masarap po dito. Kung pwede na ho, wala nang quarantine. Kasi hindi ko kaya yung 14 days quarantine sa hotel. Kung wala na akong quarantine, sabihan nyo ako, puntahan ko kayo, mag-dinner ho tayo, i-organize natin yung mga scholar dyan sa Hong Kong.